Yeah! Okay guys, happy holidays! Ba't nagagalit ka? Wala o. I have a guest, you know. What? Oh my god, I'm talking, you know. I'm with Mark Parducho and Wolvet Jimenez. For today's vlog, guys, dami na kasing nagtatanong sa akin, paano pumunta dito? Hindi ko alam paano sila sasagutin kasi hindi ko naman talaga alam. This episode kasi guys, I want to share to you that ano buhay OFW dito sa Spain. Plus, with this pandemic na, paano nila na parang nakaya yung pandemic. Hindi na, hindi na kaya guys. So Mark, ang tanong ko sa'yo, paano ka ba napunta dito? Paano ako nakapunta dito guys? Bakit ka nag-decide na pumunta? Pumunta ako dito para to change my life. Hindi, kasi gusto ko ng for a change ba? Kasi sa Pilipinas, medyo nag-struggle ako dun. Before coming here. Parang na-realize ko na parang ang hirap sa Pilipinas. Nung growth to achieve your dreams, hindi naman mahirap. Parang depende pa rin sa tiyaga mo talaga. Pero okay naman yung buhay mo sa Pinas. Okay yung buhay ko sa Pinas. What makes you decide? Parang dumating na ako sa point ng buhay ko na parang yung future ko na yung inisip ko. Since nandito yung parents ko, guys. Nandito yung parents ko. Parang sabi ko, pag pumunta ako dito, syempre mababago yung buhay ko. Pagdating dito, syempre dito kasi work lang, tapos mahirap. Lagi ako sinasabihan, mahirap, ganun. Gusto mo ba talaga? Iba buhay dito, ganun. Parang hindi ready ka na din nila sa reality. Bakit ka napunta dito? Sino tumulong sa'yo? Ayun, yung parents ko nga guys nandito. Pirma ako nung amo ng parents ko. So pwede kasi, pala yun dito? Oo, kasi hindi na ako pwedeng i-petition kasi matanda na ako. How old are you when you went here? 24. Ang bata ko pa. Since hindi na nga nila ako ma-petition kasi nga overage na ako dun sa time na pwede kang i-petition ng parents mo. What age? Alam ko before 18 years old pwede ka pang i-petition ng parents mo. What petition like? So after 18 you can be petitioned na by your parents? Yun yung alam ko. Disclaimer guys, yun yung as far as I know. Pag overage ka na, like above 18 ka na, hindi ka na pwedeng i-petition ng parents mo unless yung parents mo Spanish citizen. Spanish citizen. Okay guys, so number one, pwede kang i-petition ng parents mo pag citizen na sila dito. Yung parents ko hindi sila Spanish citizen. But pero, iba yung case ni Mark. Iba yung case ko. Tinulungan siya ng amo na. Pag ang parents mo Spanish citizen, ang alam ko, pwede ka nila i-petition like mga hanggang 21. 21? Bale. Okay. Pag yung parents mo, residents, Spanish residents dito, pwede ka nila i-petition hanggang 18 years old. Kasi halimbawa, ikaw, nag-work ka dito, Spanish residents ka, may asawa ka sa Pilipinas, pwede mo siyang i-petition. Madaling mo siyang makukuha kasi asawa siya. Pero siya. When it comes to sa anak, ibang regulations. Ibang relation, pero dapat yung age mo, hindi ka pa matanda. Ang second option, kahit nandito yung parents mo, kahit above 18 years old ka na, yung pipirmahan ka nung amo or someone, parang magiging boss mo or mag-uwag ka sa kanila. Pag kumuutang ka, co-maker. Case to case basis kasi yan guys. Like yung amo ng parents ko, sila yung pumirma sa akin. Pinetition nila ako para mag-work sa kanila. Eligible ata lahat ng Spanish citizen na may work or kayang pumirma. Pero kasi yung iba, hindi sila pumipirma kasi nagde-declare sila ng tax, ng mga properties, gano'n. Yung iba kasi hindi nila declare lahat ng mga kasi magtatax sila. Magtatax sila ng malaki. So, yun, petition or pirma. Pirma is yung parang may co-maker yung parents mo. So yun yung isa sa rason bakit napunta si Mark. Ngayon, ang tanong ko kay Mark, nandito ka na sa Spain. So, paano ka nakahanap ng trabaho? First residency ko, 1 year yung binigay nila sa akin. Depende dun sa residency mo kung saan ka pwedeng mag-work. Sa bahay or yung pwede kang mag-work kahit saan. Restaurant, hotel. May different... Kasi mayroong encounter. May mga friend ako na pumunta sila dito, pirma sila ng amo. Pero hindi sila pwedeng mag-work sa iba, kundi sa bahay lang. Pagdating ko dito, ang hirap maghanap ng work kasi nga hindi naman sila marunong mag-English,
Tapos ako, hindi pa ako marunong mag-Spanish. Ang ginawa mo? Eh, may mga friends ako nakilala dito. Tinulungan nila ako. Nag-extra muna ako sa bar. Grabe, first time ko. Alam mo yung hinugas ako yung nilultuan nila mo. Guys, alam niyo yung pag may mga piyestahan, yung mga ganito yung ganun yung luto kanila. Tapos yung mga chef dito, pagkaluto nila, diretso. Ilalagay lang nila yung dun sa ano, dun sa lababo. Siyempre, ikaw yung nandun. Dapat ikaw hugasan mo yung taga. Dapat hugasan mo yun. Pagdating mo dito, kung pwede ka mag-work sa mga resto, parang connections na lang talaga. Kasi dito, yes, madaling makakapasok sa restaurant. Pag may kilala. Kahit wala kang kakilala, basta Pilipino ka, as much as possible, kaya mo makapag-communicate. Pero, when it comes to the title na Filipino ka, mabilis ka makakahanap ng work kasi gustong-gusto nila yung mga Filipino. Mga Pilipino. Kasi masipag. Oo. Hindi nyo alam, guys, yung markets nag-extra siya sa before sa TV. Artista siya sa Pinas, guys. Before siya bupuhin kasi to. Kasi, guys, kahit professional ka talaga sa Pilipinas. Pero pagdating mo dito, guys, hindi ka na mamimili ng work. Ang mahalaga dito, magtrabaho ka. Mm-hmm. Paano mo makukumpare yung buhay mo sa Pinas? Ibang-iba. At saka abroad. Ibang-iba, syempre. Kasi nga, di ba, nag-racket-racket ako nun. Malaki yung kita, pero hindi lagi. Racket lang siya, hindi siya yung regular work na parang laging meron. Yung buhay dito, talagang dito. Guys, pag 6 a.m. yung work mo, dapat 4 a.m. gising ka na. Oo, kasi dito naranasan ko yung ano. Pag sasakay kayo, guys, dito ng bus, may mga stop, bus stop dito. Nandito ka, ito yung bus stop, nandito ka. Tapos ito na yung bus, sakto nasa tapat na. Pag sumarado yung pintuan nun, hindi ka aantay nun, guys, umiyak ka kung gusto mong umiyak. Kung 30 minutes after susunod yung bus, umiyak ka na. Simulan mo lang umiyak kasi late ka na, no? Guys, hindi titigil yung bus para antayin. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Kuya. Hindi, guys, talagang dito may oras. May mga na-demonyo talagang driver na talagang demonyo. Na-demonyo talaga. Kasi sa abroad, guys, time is gold. Time is gold. So, ang tanong, Mark, nagsisi ka ba na pumunta ka dito? Nung first, hindi din kasi although alam ko sa sarili ko na at the end of the day, nare-realize ko na self-growth yun eh, na parang natututo tayo. Parang ako din, working here abroad, parang you learn how to appreciate little things. Especially yung mga tinatrabaho mo, diba? Totoo, sobra, guys. Before pandemic, Mark, what is your work? Barajas International Airport. Airport siya nag-work. Sa isang lounge, VIP lounge area. So, dumating yung pandemic. How's your life this pandemic? Sobrang naapektuhan ako ng pandemic kasi nag-lockdown. Nag-close lahat dito, guys. Grabe, yung pakiramdam na nakakatakot, nakaka-depress, tsaka nakaka-stress. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. After lockdown, nag-work ka pa rin? Hindi pa kami nag-work noon. Tapos, tinawagan ako sa work para mag-work. Pero, 15 days na lang. Yung wala kang work, may nare-receive ka pa rin sa company? Oo, guys. Dito sa Spain, pinatupad nila yung law na during nung pandemic. ERTE tawag na, ERTE. Lahat ng nag-work nun, or may contract work, tapos during pandemic, nagsarado yung work nyo, makaka-receive kayo ng 70% of your salary from the government. Pero, utang ba yun or free talaga? No, ano yun, parang hindi ko sure ha. Sabi nila, pag naging okay na lahat, babayaran namin siya unti-unti. Parang ibabawas siya sa tax, gano'n. Tapos nawalan ako ng work ngayon. Kasi is it possible na pwede kang makabalik? Oo, possible naman. Sabi naman, huwag daw mag-alala pag naging okay na lahat, pag in-open yung next, for sure, kailangan ulit nila ng tao. Patay lahat ng business dito, guys. Sobrang crisis. Nakakaawa yung mga company na hanggang ngayon, sarado pa rin. Yung ibang hotel nga, nagsarado na ng tuluyan tsaka resto. Like ngayon, ang in-demand na lang na work sa bahay. Hindi ako makapag-work kasi ang hinahanap nila, babae. Kaya ngayong pandemic, ang swerte ng mga nag-work sa bahay. Lalaki si Mark, which is mahirap maghanap ng work. Mark, anong masasabi mo sa mga gustong mag-abroad na galing sa ibang bansa or sa Pinas na gustong pumunta sa Spain. Pag-isipan yung mabuti kung gusto nyo talagang pumunta ng ibang bansa. Guys, walang masamang mangarap or mag-work sa ibang bansa. Lalo kung ang iisipin nyo para makatulong sa pamilya. Pero make sure,
pagdating nyo dito, hanggang nandito na kayo, nagtatrabaho na kayo, nag-work, make sure yung goal nyo bago kayo pumunta dito, yung pa rin yung ginagawa nyo. Yes! Tsaka make sure 101% buo yung sarili mo, iwan yung pamilya mo sa Pilipinas. Kaya tinatawag nila ang mga OFW, ang bagong bayani. Kasi they sacrifice far away from the family just to help tsaka and support their yes. families. Ano bang gusto nyong buhay? Bumalik sa Pinas or magstay dito? Ako, personally, mas gusto, sabi ko nga, ayoko nang umuwi ng Pilipinas. Hindi, totoo. Alam nila yan. Ayoko nang umuwi ng Pilipinas in terms of for good. Uuwi ako Pilipinas siguro, bakasyon na lang. Pero kung uuwi ako, na doon ako titira, parang hindi ko na kaya. Kasi iba yung buhay dito eh. Mahirap, pero alam mo yun. You can survive. Oo. Depende talaga sa courage mo sa buhay. So you want to stay here? Gusto ko magstay dito until... Until, siguro uuwi ako ng Pilipinas pagka may sarili na akong properties. So gusto mo pa rin umuwi ng Pinas for good? Pero hindi ko pa naiisip ngayon. As of the moment. As of the moment, hindi ko naiisip. Sabi ko, soon, pag tumanda na ako, siguro, syempre, there's no place like home pa rin talaga. Guys, single pala si Mark. Unavailable. Tell me about life. Kasali ang love life. So, tatanungin ko na kung available ka ba, Mike? Single, I'm ready to mingle, guys. So, ano bang mga gusto mo? Gusto ko yung, ano, yung mayaman. Hindi, joke lang. Hoy, bigipi, lakoy na siya. Sa mayaman. Kaya single pa rin ako kasi gusto ko. Stability ng... di ba parang nagiging matured ka na nga. Eh, sabi ko nga kung magkakajowa ko, siguro yung meron ako. Ano yung jowa mo? Babae lalaki. Babae lalaki. What? Siyempre. Andiyan naman si Gilay. Bakit maghahanap pa tayo? Mayaman na to si Gilay. Kaya Gilay. Ano ba, Gilay? Ano ba gusto mo talagang patunayan? Gusto talaga nito. Ano ata eh. Gan! Kasi nga naging matured talaga ako. Dumating ako sa point na feeling ko yung pagjojowa, pag-aasawa na. Na parang gusto ko stable. So you have a plan to na mag-asawa? Oo, alam mo. Kasi syempre, tatanda ka sa buhay nang wala kang kasama. Pag wala kang family. Oo naman. Pero sabi na nila, pumili ka daw ng partner mo na you can see yourself growing. Totoo naman. Even if she doesn't have anything or you're just the same, pinipipiliin niyo yung each other kasi you want to grow together. Because Beth is domestic helper, her same as me. What is your message to the OFW? I mean, ano message mo sa mga gusto mag-abroad or gustong pumunta dito sa Spain? Kasi ang dami nag-message sa akin na paano pumunta sa Spain. Kasi nakita nila yung vlog ko na malaki yun sa ako dito. In distrikto yung mga amo dito, unlike sa Middle East. Well, kung i-compare mo naman sa Middle East, different talaga dito. Pero I say hindi din naman lahat eh. Depende din naman kasi yun sa ano attitude mo at sa attitude ng amo mo. Yes. If mag-click kayo, then you're good together. If kung will nyo talaga na mag-domestic helper dito sa Spain, okay naman, you can help your family as much as you want. Pero don't give so much kasi dadating sa point ng buhay mo na hala, ilang years ka na dito tapos wala ka pa ding ipon para sa sarili mo. We also need to prioritize our future. Yeah. Okay guys, I think that's all for today's vlog, so don't forget to subscribe, like, share, and comment. So, be alert to my next episodes. It's all about Buhay OFW. Meron kaming vlog din na bago ni Ita. Yeah. Kami din tatlo magkakasama. Panoorin nyo. Guys, marami din kayo matututunan about
How we celebrate Christmas here in Spain? About OFW life here abroad. So, thank you guys for watching. Bye guys.